salo-salo, this is my body, this is my blood. Sabi niya, do this in remembrance of me. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. At ito po'y naririnig natin yan pag tayo po'y sa consecration ng isa. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Nandito po tayo ngayon sa misa ito, hindi dahil obligasyon. Nandito po tayo ngayon kasi sinusunod natin ang pag-iusap at ang huling abihin ng ating kaibigan. Kung tayo ay mga Kristiyano, nagtitipon po tayo dito sa banal na misa dahil tayo po ay sumusunod sa kanyang huling abihin. At napakalaki pong insulto sa taong tinatawag natin Diyos, kapatid at kaibigan kung hindi po tayo sisipot sa kanya, sa ating appointment sa kanya. Every Eucharist is a date with the Lord. Kaya nga po eh, pag tayo po'y nandirito, hindi lang po kayo NKK o rumunting Kristiyano kabibayan. Magbibigil ako the greater family of God. At napakalaki pong skandalo na nandito po tayo pero hindi po tayo nag-uusap, hindi po tayo nagpapatawad, hindi po natin tinatanggapisa, pinuhusgahan natin siya. O dinagro, no? Aaway ko. Mga ganun po, amen. Hindi tayo nakafocus sa Panginoon, kundi nakafocus pa rin tayo sa ating mga sariling pagkakao. Mga kaibigan, sana po, kung seryoso po tayo sa susunod kay Kristo, sa pagdiriwang ng kanyang salita, sa pagpapahagina ng kanyang salita, nawa po ay isang pagdiriwang din po ito ng ating community. Na tayo po ay pag-uwi natin, bahaw-bahaw natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay wala pa tapos sinanggap natin, kundi ang Diyos ay sumainyo. Diba sa umpisa ng isa, sumainyo ang Panginoon at ang sagutin niyo at sumayo rin. Isang pagkilala na bawat isa sa atin ay merong pagka-Diyos. We have the divinity. Bawat isa sa atin ay banal. Kaya po'y panindigan po natin ang ating, pagkabanal, ang ating, pag-uugali ng mga Diyos. Mga kaibigan, nasabi ko kanina, the greatest commandment, the greatest law is the law of love. Ang pinakadakila, pinakamahalagang utos ay ang utos, ng pag-ibig. Marahil pag talagin ko kayo dito, anong first commandment? Anong fifth commandment? Anong eighth commandment? Baka magulat kayo, hindi nyo ma-memorize. Okay lang po yan, kung hindi nyo ma-memorize, mahalaga po yung sasabuhay. The greatest commandment is the commandment of love. At tayo po'y tinuluan din. Ano bang kasalanan? What is sin? Sin is to disobey the commandment. If the greatest commandment is the law of love, therefore, the greatest sin is the failure to love. If the greatest commandment is the law of love, the greatest sin is the failure to love. Ang taong nagmamahal ay taong sumusunod sa utos ng Diyos. Subalit, ang pag-ibig ay may tatlong mukha. Tayo po'y lubos ng pinibig pag tayo po'y nagpapatawad. Pag may puot sa ating puso, may galit, may paghuhusga. We are liars. Mga sinungaling tayo. Because there is no love if there is no forgiveness. Walang pag-ibig pag walang pagpapatawad. Unang sinabi ni Jesus yan sa krus, nung siya ipinako, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Pag-ibig at pagpapatawad
ay hindi pwedeng mapaghihiwalay. Pangalawa, tayo po'y tunay na umiibig pag tayo po'y nagmamalasakit. Kasabi ko na po sa umpisa kanina, malayo po sa atin ay namamalihit na sa kapakikipagkapwa. Basta ako, okay ako. Basta ako, wala problema. Basta ako, gumagawa ko ng mabuti. Basta ako, wala ko sinasabing masama. Siya yun eh. Ito na tayo pag ugali ng minsan. Siya yun, hindi ako. Ako, okay ako, I'm okay. You're okay? I don't care. You're okay or not okay. Wala ko pakialam. Kaya pagkamanhid, ay hindi po makakarungan at hindi po makakristiyano. Kasi pagkamanhid, isang tatak ng isang tao, mga sarili. Kaya nga po ay tunay tayo umiibig pag nagmamalasakit tayo sa ating kapwa. At ito po isang direksyon ng ating community, ng ating simbahan. Sa MKK, dito po, kahit imperfect lamang, ay sinusubukan nilang isang buhay ang pagmamalasakit sa isa't isa. At hindi po ito exclusive. Hindi lang ito, o hindi ka MKK, hindi ka natutulungan, hindi ka MKK, sorry ah, member ka muna bago kami magmamalasakit sa iyo. Hindi po yun. To be a part of the church is not to be exclusive. Yung tayo-tayo lang, sila, lang pakialam. They are also Christians. Kaya yung mga tao yung nagsisimba, sila na dapat ang bibigyan natin ng pagmamalasakit. Sila dapat bigyan natin ng pag-aakay at tayo natin palapit sa Panginoon. Yun ang tunay na mamalasakit. Hindi yung gagawa mo ng mabuti ang tao na kabayan, makabayan sa iyo. Wala kong meron yan. We do to people, we help people, especially those hindi na makakatulong, hindi na makakagalit sa atin. Pangatlo,